Hi guys and welcome back to my channel. So guys, malapit na ang undas. At syempre, alalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay na kinuha na ni Lord. So ngayon, dahil undas, susunod na naman ang katatakutan. At syempre, sinong tatawagan nyo kundi ang Ghostbuster. So ngayon, i-reviewin natin ang Transformers Masterpiece MP10G Optimus Prime Ecto 35 Edition. This is a Transformers and Ghostbuster collaborative no 2019. Lumabas siya noon sa San Diego Comic Con. So, ito ang ganyang packaging. Although one year na rin na lumipas. So, salamat at ngayon ako nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon nito at i-review. So, of course, this one 35th anniversary ng Transformers at Ghostbuster, kung doon kakamali. So, yung packaging niya, yung box niya, kakaibang shape. So, plastic na transparent. So, kita mo siya. Of course, yung logo ng Transformers, ang Ghostbuster, number 35. Tapos, yung masterpiece, yan, nakaprint. Sa Takara Tomy. So, sa side, ang kanyang side, yung design niya, siyempre yung logo, tapos yung design, Ghost Trap. And sa top, yan, parang may metal concha rito, tapos yung parang rubber hose. Tapos naka-concha, no, naka-emboss. Di lang siya naka-print. Pag sinalat mo siya, naka-emboss. So, sa likod, yan. Pero dapat nakatayo kasi yan, guys. Ayan, ganyan. So, naka-emboss siya. Ito, naka-emboss yung kanyang design. Titingnan mo, parang napaka-details. Tapos, italyado siya. Ito, itong print na yan, parang kay Slimer. Sa baba. So, isa Transformers, naka-print. Yan, made in Vietnam. So, isa pa mapapansin mo rito, meron siya nito. Tali. Or ano yan. Pwede mo kasi yung gawing backpack. So guys, buksan na natin at ilabas na natin si Optimus Prime Ecto 35 Edition. So guys, tinanggal na natin sa kahon. So syempre nakalagay pa sa plastic. No, nakatali pa. So, ito si Slimer. Matrix of Leadership. Kanyang barrel. Ang kanyang roller. Which is may twist, syempre. Tapos, syempre, si Optimus Prime. Kanyang kakaibang print. So, tanggalin na natin. So guys, tinanggal na natin si Optimus Prime tsaka yung ibang accessories niya. So, pakita ko lang sa inyo, no. Etong plastic niya kasi, naka-connect yung mga tali sa likod. Yan. So, papansin nyo, buo pa siya. Hindi ko siya kinat. Bakit? Kasi guys, karamihan ng collections ko, pag na-review ko siya, or pag may time na tatanggalin ko sa display, binabalik ko sa box. So, as much as possible, pag binalik ko sa box, intact yung mga yung pinakatali niya, yan, made of plastic naman, so nai-stretch. Hindi ko siya kinakat para pag binalik ko siya, maayos pa rin. Hindi siya mag-aalog or hindi siya masyadong mawawala sa pwesto. So, kung papansin nyo rin tong Matrix of Leadership, hindi ko na siya tinanggal, no.
So, papakita ko lang saan siya kinakabit. So, siguro naman yung iba nakapanood na ng review ng masterpiece na Transformers, which is parehas lang naman. So, this Matrix of Leadership is a made of die-cast metal. Yan. So, hindi ko na siya tatanggalin. Diyan na siya. So, yung sa box naman, ganda ng box niya. Makapansin nyo, nakaprint yung logo ni Ghostbusters. Tsaka yung logo ni Autobot logo. Oh, Transformers, sorry. So, yan. May mga print lang siya na yan. Danger, electric component, authorized personnel only. Ganyan. So, maganda ang pagkayari. So, sorry sa reflection ng ilaw. So, yan. So, tingnan na natin si Optimus Prime, mga kanyang mga accessories. So, guys, eto na si Optimus Prime. Nilabasan natin sa kanyang box. So, syempre, ang kanyang mga accessories. Hindi mawawala ang kanyang instruction manual. Yo, so naka-print sa colored tapos sa isang mahabang papel lang. So yan yung mga sa transformation niya. Sa accessories, yung proton pack kung paano i-connect. Andiyan. Then sa likod. Ito guys, dito sa likod para meron siyang parang ito. Question and answer. So, kung basa dyan, how does a proton pack work? Ayan, emits a proton stream, a stream of positively charged ions that holds Goose in place. So, may mga question and answer siya dyan. Next natin, kanyang laser gun. Ito. So, almost the same dun sa laser gun ng MP10. Ang nadagdag dito, ito. Tignan natin. Dinagdag to, sa kwanto, parang nagsisilbing adapter para dun sa proton pack. Mamaya, kabit natin. So, yan, nakakonect lang sa dyan. Tapos, as usual yan, meron siyang spring-loaded to na pwede mong i-fold. Siya guys. Tapos pupus lang din ito. So, ito yung kanyang roller. So, guys, yung design ng roller niya, ghost trap. But actually, same lang ng roller ng MP10. So, ito kasi, parang cover lang to. Yan. So, yung itsura ng roller, parehas na parehas. Yan, ito na po fold. Tapos ang difference lang, yung meron siyang sticker siya rito. I mean, meron siyang print. Nakaprint na yung logo ng Ghostbuster. Tapos paint job niya para metallic gray. So maganda pagka print ng logo. So, yun lang. Nakapatong lang to, guys. Yan. Yan, stable naman. At syempre, si Slimer. Ang kasama, ang isa sa mga iconic na Ghost. So, Ghostbuster. Yan siya. So, guys, to made of soft plastic. So, para siyang rubber. Tapos, ang ganda niya kasi, parang detalyado. Pati sa ngipin, sa mata, even yung mga kanya sa katawan. Tapos medyo glossy yung paint job niya. So, para sa akin, napaka-accurate. Ganda. So, itong si Optimus Prime, mapapansin natin, syempre, puti. At same time, yung paint job or yung mga design na nakaprint sa trailer niya. Yan, logo ng Ghostbusters, yung phone number nila 555-2368. And we're ready to believe you. Yan, naka-print kasi guys sa mga naalala ko, napanood ko to noon nung 80s. Kasi yung time na nagsisimula ang Ghostbusters, walang naniniwala ho sa kanila. Even yung school na nagbigay ng espasyo sa kanila for para gawin yung mga experiment nila.
parang pinaalis na sila doon yung time na yun kasi parang wala sila na proof at wala naniniwala nga. Kaya siguro yan, yan ang pre-need nila, we're ready to believe you. Kasi at the end, syempre, yan yung nangyari. So unahin natin tong buong trailer at saka tong truck. So yung roller niya maganda. So maganda rin yung paggawa. So papansin natin dito sa trailer niya, meron siya nito. Which is makikita mo yan dun sa Ecto car ng Ghostbusters. So nilagyan din nila nito. Ito guys, nakapatong lang to, no. Nakasulpak. Yan. So, yan siya. Ito. Tapos to nakapal lang dito sa loob. Which is to meron ding cover yan, naka-fold lang. No, pwede mo namang iangat para matakpan yung butas. So ito, itong pinaka sa ibabaw niyang nung trailer, yan, yung parang sa police blinker. Napaka detalye naman kahit papaano. So yan ang design niya. Tapos ang maganda rito, nata-transform siya or na-fold siya para maging proton pack ni Optimus Prime. I think yan. Nakaangat to pag nilagay mo siya dyan. Ayan siya. So pag gagawin siyang proton pack, ito, baba lang yan. Tapos to, double hinge. Tapos iangat natin ulit ito. Before ikakabit natin tong parang rubbery na to, no? Tapos made of plastic, soft plastic. Kukonek lang natin doon. Saka natin i-fold. So, yan ang kanyang itsura guys. At ito, pwede mo naman tanggalin. So, ito, nagsisilbing adapter doon sa likod ni Optimus Prime. Na, which is, ito yung i-kukonek sa likod niya. At siya mag-hold naman dito. So, itong pinaka-proton pack niya guys, kung isang nagustuhan ko rito, kahit pa paano may detalye. Yan. Mga wire niya. Sa gilid. Yan ang kanyang proton pack. So guys, ito yung trailer niya. So sabi ko nga, same as sa MP10. Nagkaiba lang yung print, syempre. Yung kulay is white. Pero yung mold niya, parehas. Tapos sa likod, yan, nakaprint din yung logo ng Ghostbusters. Phone number. So we're ready to believe you. Yan. Sa kabila, ganun din. Chrome, tapos soft plastic, parang rubber tong kulong niya. Tapos meron din siyang stand. Ito. Pwede mo siyang tayo ng ganyan display. Tapos tong pag ginawa mo siyang repair base, yung mechanism na ito, yan, pag inangat mo siya, automatic bababa to. So, ganyan siya. Ganun din kabila. So, pwede siya maging repair base dahil pwede mo itong i-open. Pag i-open mo yan, meron din siyang ramp. Ito. Yan ang kanyang ramp. So, pwede mo i-open na ganyan. So, yan ang repair base niya. So, ang difference, dark color. Tapos, may print siya rito. So, itong repair base niya, ganun din, no? Naangat to. Yan. Paklo, tapos itong cockpit, parang pinaka-cockpit niya, na-open. So, ganyan sa guys. Actually, kasha si Optimus Prime dito. Yan, repair base.
Then, ito nga yung sa may gilid. Pwede mo kasing i-close to na pwede may option ka na nasa labas ito. So, try natin. So, yan. Pwede siya nasa labas. Pas natin to. So, isang pwede mo pang gawin dito, itong roller niya, pwede nating i-connect dito sa trailer. Iangat lang natin to. Yan. Tapos, titwist natin to. So, ito yung maninilbi ang connector niya sa trailer. Ayan. So, ayan guys. Yan ang pwede mong isa pang gawin. Tapos, ito yung butas sa pinaka top niya. Sinasabi ko pwede mong ilagay yung pinaka takip niya. Naka-fold lang naman eh. Ito guys, ito. Napapansin nyo yan. Yan, iangat lang yan. Ang kabila, ganun din. Saan natin close. Ano guys, wala na siyang butas. So sa MP10 ganun din, no? Meron din siyang ganyan. So ito yung kanyang trailer, may detalye at maganda naman sa ilalim din, no? Yung sa ilalim para sa MP10 talaga. Yan. Naka-detalye yung spare tire. Yan. Na ilalim niyan. So kay Optimus Prime naman tayo. So guys, ito si Optimus Prime. Gusto ko yung kulay niya para siya talagang, actually para siyang fire truck. So white tapos red. Yan, part of, ibang part niya ay sa chrome. Tapos, ito nga, soft plastic na parang rubber. Tapos, Autobot logo. Yung Autobot logo niya rito guys, naka-embose. Embose siya. So, sa kabilang side, ang logo ng Ghostbusters, yan, naka-print. Print naman siya. Tapos sa nakakatuwa rito yung kanyang plate number. Yan, nakalagay Ecto 35 New York, kung saan naka-base ang Ghostbusters. So yan. So pansin ko lang din yung headlight niya, no, naka parang plain white din. So wala lang, para sa akin siguro mas maganda medyo yung plastic na glossy na magmumukhang ilaw talaga. Pero okay lang. Akin lang naman 'yon. So guys, transform natin to robot mode si Optimus Prime. So ang first step natin, ito, i-unpeg natin tong chrome bumper niya. Yan, magkabila. Itong headlight. Yan. Tapos, ito, ibaba natin. Nandiyan yung kabila. Baba. Tapos tong kamay niya, pwede na nating iangat. Pag-angat natin, hilahin natin palabas. Para magkaroon ng espasyo. So, yan. So, yung kabila, ganun din. Hilahin, tapos ito, hilahin palabas. So, angat natin. Pag naangat natin, ito guys, yung parang pinaka hagdan niya sa gilid, no? I-fold. Tapos iangat to. Then twist. Para lumabas yung kanyang kamay. Sa kabila, ganun din. Then twist. Tapos hilahin natin tong sa elbow niya. Ayan. Kabila, ganun din.
Next step natin itong sa chest ay yung sa windshield ng trailer. Open, tapos twist natin para lumabas yung kanyang head. Ayan. Tapos itong bumper niya at saka grill, iaangat na natin to paloob. Pasok sa loob. Saka natin ma-fold to. Ayan. So, nakalock na siya. Then, itong sa side, iikot din natin. Ayan. Saka natin, iikot din yung kabila. So, yung transformation, guys, parehas na parehas din. Dahil same lang naman sila ng MP10 na original. Talaga yung paint job lang ang pinagkaiba tsaka yung mga design. Tapos i-unpeg natin doon. So ilahin lang natin. Ganyan. Pagkahila. So guys, ito die-cast metal yung itong pinaka gitna nang yan. It's made of die-cast metal. Iangat natin to. Yan, so punta na sa likod, tapos fold na natin. So yung kabila ganun din. Angat natin. Tapos fold natin. Sa harap, pwede na natin i-cover to. So yan. Yan siya. Dali, baguhin ko lang yung camera, guys. Ha. Angat lang natin. Yan. Tapos ito nga, yung double hinge niya. Higa natin, tapos fold natin pa ganyan. So, meron siyang butas doon. Yan, kukonek natin to doon. Para magminilbi ang lock niya. Ilalock natin. Open muna natin to. So, medyo mahigpit pa, no? Talagang yan. So, pag nalock na, so may click sound. So, yun na yung indication na nalock na siya. So, next, yung sa paa. Next natin dito, I think ito, iti-twist natin. Yan. Paharap. Then, i-unpeg natin itong fuel tank niya. Yan. Tapos, tsaka natin ibababa. Lumaba natin yan. I-split natin to sa dalawa. Yan. Pagka-split yan, ito, may button siya rito, ipupush. Yan. Tsaka natin hilain. Ito yung pinaka-lock niya kasi, guys. Pupush yan. Hila. So, naka-lock na rin yan. So, pag ibabalik mo siya, ganun din. Pupush mo siya. Then, pupush mo naman siya, paangat. So, ito rin sa kabila. So, lock. Next step natin, ito. So, double hinge siya para mag-overlap siya rito. Para makuberan yung dalawang gulong. Yan. Yan. Fold natin, then lock. Yan. Kubera na siya. Ganun din sa kabila. Tapos tong fuel tank niya, ibababa na natin. Yan. Kita mo yung side niya. Yan. Halos matakpan na yung mga gulong niya. Sa kabila, ganun din. Tapos tong sa harap, itong pinaka parang ventilation nung sa paa niya. Yan. Ikot-ikot mo lang yan. Then, yan. May click sound. So, ibig sabihin, lock na siya. Dito rin. Actually, in transformation, di naman siya ganun ka-technical. Dali lang din naman sundin dun sa manual. Lalo na dun sa mga first time na nagkaroon ng MP10 o magkakaroon pa lang. So, di naman siya ganun ka-nakakatakot i-fold. I-unfold, i-peg at i-unpeg dahil tama lang yung mga joints niya. So, tumpa. Yeah,
ibabanda natin dito sa gilid, no? Pupus natin yan sa gilid, tapos i-split na natin to. So guys, ito is made of die cast. Ito, kung paano yan. So yung kabila ganun din. Tapos split. So almost done. 100% done na tayo. Position na lang natin. Sa likod. Okay na. So guys, yan, sa transform na natin sa Optimus Prime. So ang kanyang difference sa iba, yun lang yung kulay, molds parehas. So isang napansin ko lang din dito, itong sa head niya, medyo itong dulong to, yan, parang medyo hindi siya diretso. Although plastic lang naman, pwede mo siyang konting i-bend hanggang sa dumiretso siya. Hindi siya naman siya ganun ka-perfect, pero yung pinaka-head niya, maganda. So, natitwist din yung articulation niya. Aangat, tawaba. So, yung sa kamay, yan ay ikot. Wala siyang ratchet sound doon, pero pag inangat mo to kasi, yan, pwede mo siyang iangat. Yan, I think wala rin, no? Wala rin siyang articulation, ay, wala rin siyang ratchet sound. Yan, naangat siya for yun yan. So for transformation, at the same time yung additional range pag dinisplay mo siya. O sa elbow. Yan. Tapos na may swivel naman dito. Tapos yun sa kamay. Magkakadikit yung tatlo. Itong isa, ito may articulation, dalawa ang connection niya. Yung thumb niya, naka-fix lang. So, natitwist. Sa bewang yan. Sa hita, natitwist din. Tapos ito, ito ang may ratchet sound. Yan, pag inaangat mo siya. So, kayang-kaya niyang i-hold. Kahit medyo may timbang ng konti. Hindi yan bumabaksak. Yan. Yan, may swivel din dito. Tapos yung sa knee, yan, may ratchet din. Tapos natitwist din. So, kahit pa paano, marami ka rin mga position na pwede mong i-pose sa kanya. Tapos tong sa paa, yan, may swivel din. Tapos ako forward, backward, ng konti. Tapos yung mga joints niya, tama lang yung higpit, hindi masyadong maluwag, hindi masyadong masikip. So yung design niya rito, ayan, red na translucent. Kita mo yung plate number niya. So ito guys, pwede mo kasing itago yung baril dito. Ayan, open yan. Storage ang baril niya. Kaya kung bakit tong baril niya is spring-loaded at napofold. So, tinanggal ko yung, ano, yung adapter. Kasi sa MP10, talagang wala naman yun. Ito lang. Pwede mo siyang ilagay dito. So, yan guys. Na itsura. Fold. So, yan. Storage ng baril niya. So, try natin kabit ang kanyang proton pack para mukha siyang Ghostbusters. So guys, ito yung kanyang proton pack. Kanina, finold natin. Tapos, itong ito, ito yung maninilbiang adapter para dun sa kanyang likod. Yan natin. So yan, ganyan. Saka natin ito isusulpak. Tapos itong pinaka parang tube niya, ito yung kukonnect natin sa baril. So, ganyan siya. So, ganyan siya guys. So, connect natin sa baril niya. Mayo ka. Yan. So,
So guys, yung baril nga niya, ito, no? Yung adapter, pinaka-adapter niya para dito i-coconnect yung pinaka-tube niya. Lagyan natin dito. So, ganyan na yung itsura. So guys, yung kanina, no? Pinakita ko kanina yung matrix of leadership. Hindi na natin tinanggal dun sa box. So yun, dito nilalagay lang yun guys. Yan. Open mo to. Angat natin to. So, may cover pa siya. Ingat din natin to. So, ayan. So, guys, yan. Sa loob, yan. Diyan lang siya nilalagay. Sinusulpak lang siya rito. Tapos, pwede mo rin tanggalin. Yan. Diyan lang siya nilalagay yung matrix of leadership. Yan. So guys, ito, kinapit na natin kanyang proton pack at kinonect na rin natin sa kanyang baril. So, isama na rin natin kanyang ghost trap. Yan. At syempre, si Slimer ang iconic na ghost sa movie ng Ghostbusters. Actually guys, ito, meron siyang butas dito. Pwede mo nating ilagay dito siya. So, yan. Medyo stable siya. Yan ang kanyang tsura. Pero, maganda rito. Flat, yung pinakailalim. So, pwede mo siyang ilagay lang din sa ibabaw ni Optimus Prime. Picture-picture, ganyan. So, ito guys, ang kanyang tsura sa yung proton pack niya pag nakakabit. So, medyo parang bulky lang ang dating. Pero, ang maganda ron, nakikerry naman nung kanyang figure at hindi siya tumutumba. Yan. Stable naman. Sa i-position mo lang yung paa ng maayos. Stable yan. So, maganda siyang pan-display at idagdag kung ikaw ay fan din ng Ghostbusters. So, yan ang kanyang uniforme. Kumbaga, as a Ghostbusters. So, guys, once again, yun sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. And please like na rin mga videos ko. Malaking tulong yon. Same time, kung may gusto kayong i-comment, i-suggest, mag-comment lang po kayo sa baba. At babasahin ko naman po yan. At pahit na rin po sa mga nakapag-subscribe na po. Pahit naman po yung bell notification button para pag may bago akong reviews, ma-notify po kayo. So, guys, once again, ingat po tayo lagi. God bless. And bye-bye!